Po nan kung saan kukuha ang pera para ilakad yung kaso ng aming ama. Kaya may mga nag-advise sa aming ina na areglo na lang daw, pabayaran na lang yung nangyari sa aming ama. Kaya kung tutuusin, yung binayad sa aming ama ay kulang pa na panggasto para mabuhay kami na magkakapatid. Kaya kung saan kami nagpunta noon, saan kami nakikitira, nakihiwalay na kaming magkakapatid, hanggang sa nagkaroon na kami ng isip, yung nanay namin wala na rin sa hirap ng buhay, nakitira na rin sa aming lolo. Hanggang sa pagdating ng araw, alam niyo yung pumatay sa aming ama, ay pinatay din siya. At mas higit pa yung ginawa niya na pahirap sa aming ama. Ang ginamit na pangpatay sa kanya, yung pumatay sa aming ama, mga pala, mga baleta, mga hararo, hindi tinigilan hanggang siya hindi namatay. Hindi na siya naitakbo sa ospital. At ang pumatay sa kanya at ang kanya ay kanyang mga kamag-anak rin. See? At ito ang sinasabi ko na consequence ng kasalanan. Amen. Hindi natutulog ang Diyos. Amen. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niyo, ang kasalanan, kung alam natin, kung may ginawa tayong kasalanan, ay layuan na natin. Amen. Amen. Maitago man natin sa ating mga magulang, maitago man natin sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa Diyos, wala tayong may tatago. Amen. Amen. Lantad lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Minsan, sinasabi natin, bakit hindi ko mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Bakit hindi ko mararanasan ang miracle ng Diyos? Tinatanong natin ang ating sarili. Ang dahilan, kapatid, ay ang kasalanan. The greatest reason is sin. Kung bakit hindi namin nararanasan ang miracle ng Diyos, kung bakit natin hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang magandang balita, pag nagsisi tayo at tinaligtan ang ating kasalanan, He is our forgiving God, pinapatawad na tayo. Ipinakita ang ating Panginoong Jesus ang kanyang awa at atag at pagmamahal sa mga may sakit. Basahin nga natin sa Matthew chapter 14 verse 14. Dito sa Matthew 14 verse 14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon na habag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Sa isang verse pa, sa Mark chapter 5 verse 22 to 23. Sabi dito, sa 21 pala. Umpisahan natin sa verse 21. Muring tumawid si Jesus sa ibayo
nasabaybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nangangalang Jairo, isang tagapamahala sa sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalamita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang iyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapagaling at na marami siyang pinagpipray sa dalampasigan, marami siyang pinagpipray at marami siyang pinagaling. At maraming dumating na tao na lumapit sa kanya. At pagkatapos, may lumapit sa kanya na isang lalaki na nangangalang Jairus. Ang sabi ni Jairus, siya ay nagpatirapa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, Ginoo, puntahan natin ang aking anak, sapagkat siya ay nag-aagaw buhay na. At habang ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, habang siya ay nagpipray, lahat ng lumapit sa kanya na may sakit, na may dalang sakit, sila ay pinagaling. Ang sabi niya, at habang sila ay lumalakad, may dumating na tao na galing sa bahay ni Jairus. Ang sabi ng mga lalaki, ang sabi niya, Jairus, sabi niya, huwag mo nang abalahin ang Ginoo, sapagkat ang iyong dalagita ay patay na. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Jairus, sabi niya, si Jairus punong-puno ng takot at pangamba. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Jairus, huwag kang mapagaba, manalig ka, and you will see the glory of God, ang sabi ng Panginoon. At habang sila ay naglalakad, nagsisiksikan ang tao, at ang Panginoong Jesus, halos hindi na siya makalakad, halos maipit na ang Panginoong Jesus. At nung dumating sila sa bahay ni Jairus, nakita nila na ang mga tao ay nag-iiyakan na, ang mga tao ay lupay-pay na ang mga tao, sapagkat yung dalagita ay patay na. Ang sabi ng mga tao, wala nang silbi na ipinatawag mo ang Ginoo, sapagkat ang dalagita, diniklare na patay na, diniklare na hindi na siya huminga. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya patay, natutulog lamang ang bata. Ang mga tao ay nagtawanan. Amen. Pag minsan tayo, hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At nung pumasok na sila sa bahay ni Jairus, nakita niya yung bata, nilapitan niya yung bata, hinawakan niya yung kamay ng bata. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, Talita kumi! Ibig sabihin, ining magbangon ka, at ang bata ay nagkaroon ng buhay. Pag minsan, dinidelay ni Lord ang ating panalangin to show His glory. Sabihin mo sa iyong katabi, delay means miracle. Kasi nung dumating ang ating Panginoong Jesus, na yung bata ay naghihinalo na at pinagpray yung dalagita at yung dalagita ay gumaling, oo, miracle ang nangyari. Pero mas greater miracle, mas matinding miracle, sapagkat yung bata, diniklare na siya ay dead na, diniklare na hindi na humihinga ang yung bata. Pero nung hinawakan ng Panginoong Jesus, ang bata ay nagkaroon ng buhay. Amen? Sa oras na ito, nananampalataya ba kayo na ang Panginoong Jesus, anuman yung sitwasyon na meron ka ngayon, ay kaya din gagawin ng Panginoong Jesus na matinding miracle sa'yo at iyong pamilya? Just believe and you will see the glory of God. Amen. Nung nag-aaral ako, pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ko alam kung ano ang aking ituturo. Lord, sabi ko,
para akong kakayahan na magbahagi ng iyong mga salita. Lord, sabi ko, i-reveal mo sa akin kahit na sa panaginip man lamang kung ano yung nais mo na iparating sa iyong mga anak at nanaginip ako. Nakita ko yung anak ko na hindi naman yung parang swimming pool siya, parang pispan siya kalaki, at ang laman ng pispan na ito, yung hindi siya naman tubig, kundi maitim na putik. Maitim na putik. At tapos nakita ko yung anak ko, natatawid sana siya, pero nakita ko na nanunod ang aking anak hanggang hindi na makita yung kanyang ulo. Sabi ko, Lord, ano ba yung revelation ito? At pagkatapos, nakita ko yung anak ko, umahon siya sa napaka-itim na putik, umahon siya, nakataas ang kanyang pakangay, parang automatic, parang bigla na umahon siya, nakita ko, nakataas ang dalawa niyang kamay, kahit isang pakat lang na itim sa kanyang katawan, nakita ko, napakalinis ng katawan ng aking anak. Wala akong nakita na kahit paman na kunting pakat lamang nagputik, wala akong nakita. Kapatid, sa oras na ito, ano man ang sitwasyon na meron sa atin, ang Diyos, He is at the same God yesterday, today, and forever. Amen. Hindi nagbabago ang Diyos, kapatid. Ang i-revelasyon sa akin, Lord, ano mang meron kang sitwasyon ngayon, kapatid, babaguhin ka na, Panginoon, gagawin ka na, Panginoon na, para sa ito. Kapatid, ano man yung mga pasanin mo, ano man yung mga pahirap na dinanas mo at dinadaranas mo ngayon, believe and you will see the glory of God. Amen. Amen. Nakita ko ang anak ko, nakataas yung dalawa niyang kamay, ang saya-saya niya, napakalinis yung kanyang katawan. Kapatid, ano mang pasanin mo na meron ngayon, aalisin ng Diyos. Gagawin ka na bagong nilalang sa oras na ito. Just believe. Manampalataya lang, manampalataya ka lang, kapatid, at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, isa pang revelasyon sa akin ni Lord, gaano man karami ang ating kasalanan sa oras na ito, gagawin tayong bago ni Lord, gagawin tayo na bagong ginawa. Pag tayo ay magsisi at lumapit sa Kanya na buong puso, patatawarin tayo ng Diyos. Ano man yung mga kahirapan mo ngayon, ano man yung kabigatan mo ngayon, ano man yung mga sakit karamdaman mo ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Jairus, Jairus, huwag kang mapagabag, manalig ka, sabi niya. Si Jairus, kahit punong-puno na ng pangamba at takot, hindi pa rin bumigay ang kanyang faith. At anong nangyari? Nabuhay yung bata. Kapatid, sa oras na ito, ano ba, ano yung mga nararamdaman mo, mga sakit karamdaman? Sa oras na ito, God will heal you! Yeah. Hindi maiklip ang iyong kamay. Maisi ang kamay ng Diyos para hindi ka kayang abutin. Kapatid, kung ngayon naghihirap ka, kung ngayon parang pakiramdam mo napakadilim ang iyong buhay, ngayon, ibigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos. Ibigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos. Kung ikaw ay nag-iirap ngayon, pagkatapos ng iyong kahirapan, nalangap ka ng kaginawaan. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y napako sa cross, after siya, na yung pahirap na kanyang tinamo, ano nangyari sa kanya? Lumakap siya ng kaginawaan.
rin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo.